Hello, Kaumami. Ayan, hindi po mga plastic itong mga hawak ko ngayon, kundi bayabas at mangga na hilaw. Ayan, so meron po silang ginagawang paraan o procedure para ma-preserve nila yung pagkalutong ng kanilang mga prutas dito sa Thailand. At ibinababad po yata nila ito sa tinatawag nilang nam siam, yung tubig na tinunawan ng asukal para maging matamis. Ayan, at yung kulay green naman, I think food color lang siya. And let's try it. Hindi naman siya super crunchy na mas pinapa-crunchy pa, kundi para lang mapanatili yung crunchiness ng mangga at bayabas kahit na hindi na fresh. Masarap at ang tamis. Ito po yung klase ng mangga na wala nang tamis halos, na para siyang singkamas yung lambot niya. O yung crunchiness niya, parang singkamas. Hindi kasing tigas ng mga normal na mangga. Lasang mangga pa rin, pero nadagdagan yung sweetness niya. May konting asim pa rin, pero hindi ka na mangingilo. Kaya-kaya mo na yung kagatin. I think yun pa yung isang purpose. Kaya mas pinatamis pa nila. May mga tao kasi, diba, na ayaw o hindi mahilig sa maasim. At ito yung favorite ko, yung nakadikit sa buto. Kahit na ngat-ngatin mo siya, hindi ka mangingilo. Diba? Masarap. Ito naman ay bayabas. Ayan. Para po siyang plastic talaga. Yung kulay niya parang ginawang plastic. Yung pagka-crunchy niya, napakalambot. Kahit yata walang ngipin, pwedeng nguyain ito. Diba? Ang galing. Nanggalin natin yung buto. At ang ganito naman, once na naibabad na nila dito sa matamis, at once na nalagyan na nila ng kulay, kailangan ay naka-ref na siya or nakababad sa yelo. Ang sarap. Parang hindi mo na siya, parang naging peras na yung lasa niya, Kaumami. Pati yung lambot niya, parang peras na. Dahil na rin siguro sa napakaraming bayabas at mangga dito sa Thailand, kaya po nila ito ginagawa. Or baka ito yung mga variety na hindi matamis talaga or sobrang asim, kaya ginagawa nila ng paraan para ma-enjoy. Kaya kung pupunta ka ng Thailand, makakita ka ng mga ganito sa mga street food. Kadalasan yung mga nagbibenta po ay yung mga naka-tricycle na mayroong mga ice chase or ice box na made of glass sa kanilang mga tricycle, at may mga iba't ibang klase ng prutas. So kadalasan nakikita po ang ganito, mangga at bayabas. At di ko lang alam kung mayroon pang ibang prutas na ginaganto nila o ito lang. At bukod dyan, mayroon pa silang mga ginagawa, yung mga pickle. Pinipickle nila ang halos lahat yata ng klase ng prutas dito. Santol, eto, mangga, karamay, ano nga yung karamay? Yung gooseberry. Ano nga sa Tagalog yun? Yun. Basta yung mga maaasim, sampalok, yung mga maaasim na mahirap kainin, ay pinipickle po nila or ganito. Kaya walang, kahit ma-over produce sila, walang masisira. Marami silang paraan, wala silang itinatapon. Diba? Kahit hindi masarap, kahit magmahal o magmura o walang wala silang supplier ng kanilang prutas, meron silang mga ganitong paraan para bilhin ng mga tao, para ma-enjoy pa rin ng mga tao yung maasim o hindi masarap na klase ng mangga. So yun lang mga kaumami, dahil isa rin ito sa paborito ng aking mga anak, tirahan ko sila, pero marami pa actually, dahil pwede raw siyang itago sa ref ng
One week. So, meron na kaming kutkutin for one week. Ba? Ang sarap. Parang naging lasang ano siya, Indian mango. Wala kasing Indian mango dito sa Thailand. Di pa ako nakakita. So, kung nagustuhan niyo po ang video, ka-umami, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mabigyan natin ng o mapadala natin ng 1K GCash or 5K ang naghihintay sa tatlong ka-umami natin sa darating na Pasko. December 23 po yan. I-announce natin kung sino yung napakasisipag na tatlong ka-umami na hindi tumitigil sa pag-share ng mga nagugustuhan niyang video, laging nagko-comment, at laging nagre-react sa ating mga videos. Thank you for watching!